Welcome to our channel, Dispute Resolution and Crisis Management. These are the cases falls under Katarungang Pambarangay. Exceptions. Where one party is the government or any subdivision or instrumentality thereof. So meaning, kung may reklamo kayo sa PNP, o yung PNP mismo ang nirereklamo nyo, hindi nyo pwedeng dalhin sa barangay ang usapin. Where one party is a public officer or employee, and the dispute relates to the performance of his official functions. Halimbawa, yung nirereklamo mo ay police, hindi mo siya pwedeng dalhin sa barangay, especially if the dispute relates to the performance of his official functions. Because mayroon din mga disciplinary bodies ang PNP na siyang dapat na makinig sa kaso. Offenses punishable by imprisonment exceeding 1 year or a fine exceeding 5,000 pesos. Kung yung mga kaso ay may pagkakakulong ng lampas isang taon o kaya lampas 5,000 pesos ang penalty ng kaso, hindi siya pwedeng dalhin sa barangay. Cases falls under Katarungang Pambarangay. Unlawful use of means of publication and unlawful utterances ng Article 154. Sinasabi dito na ito yung mga klase ng kaso na kailangan dumaan muna sa barangay. Alarm and scandals, Article 155. Kung nagpapagulo sa loob ng barangay, isang residente, yun po ay papasok sa alarms and scandals. Kailangan dalhin muna yan sa barangay bago po mag-file ng case. Using false certificates, Article 175. Using fictitious names and concealing true names, Article 178. Mostly ginagawa ito ng mga scammers. Nagbabago sila ng pangalan, nagpapalit ng pangalan, gumagamit ng mga aliases, at ito po ay dadaan muna sa barangay. Illegal use of uniforms and insignias, Article 179. Ito yung ginagamit kadalasan ng mga tambay. Mayroon silang mga uniform ng army, ng police na ginagamit nila para sabihin na sila ay police din, that is bawal po yan. O kaya naman hindi nila alam yung batas, kaya sila nagsusuot ng mga uniform ng police, ng marines, ng PNP. But that is illegal use of uniforms. Na kung kakasuhan po natin yan, kinakailangan dumaan pa rin po yan sa barangay. Physical injuries inflicted in a tumultuous affray. Yung mga suntukan ng mga kabataan, ng mga rambol. Yan. Tumultuous affray, yan po ay dadaan po yan sa barangay. That is Article 252. Giving assistance to consummated suicide. Article 253. Nagpakamatay yung tao sa tulong mo. Tinulungan mo pa siya na magpakamatay. Instead na pigilan mo, and that is against the law. Responsibility of participants in a duel if on physical injuries are inflicted or no physical injuries have been inflicted, Article 260. Kung yung dalawa ay nag-usap na magpapatayan sila, then nagkaroon ng sakitan resulting to physical injury, o kaya man walang physical injury, may kaso pa rin po yan. That is Article 260. Less serious physical injuries or Article 265. Slight physical injuries and maltreatment, Article 266. Unlawful arrest, 269. Article 269. So, unlawful arrest, ito yung ginagawa ng ibang mga sibilyan na inaaresto nila yung isang tao nang wala namang kasalanan, wala namang warrant of arrest. That is unlawful arrest. Inducing a minor to abandon his her home, that is Article 271. Kung yung isang minor ay
binibrinwas ng isang tao na lumayas sa kanilang bahay, that is against the law. And that is inducing a minor to abandon his or her home. While, because minor, bata pa po yan, wala pa sila sa kanilang tamang pag-iisip, pwede kayong kasuhan ng magulang niyan kung yan ay naglaya sa kanila because inempluensyahan mo yung bata na lumayas. Abandonment of a person in danger and abandonment of one's own victim. Article 275. Kung ang isang tao ay humihingi ng tulong sa iyo dahil nasa kapahamakan at hindi mo siya tinulungan, o kaya naman na nabanggaan mo yung isang tao, tinakbuhan mo na, hindi mo siya tinulungan, that is abandonment of one's own victim, that is punishable under the law, under Article 275. Abandoning a minor, a child under 7 years old, that is under Article 276. O yung inabandon mo yung isang bata under 7 years old, pwede po kayo niyan makasuhan. That is Article 276. Especially sa mga magulang na hindi nagbibigay ng tamang sustento sa mga anak at iniwan na lang basta yung bata sa kapitbahay nang wala man lang paalam, and that is yung bata po is under 7 years old, pwede po kayong kasuhan ng abandoning a minor. Abandonment of a minor by persons entrusted with his or her custody. Especially po sa mga yaya, yung mga katulong na iniiwanan po ng mga anak natin, ini-entrust natin sa kanilang custody yung bata pero pinabayaan po nila, and that is a violation against the law. And difference of parents, Article 277. Kung yung magulang, iba ang pagtrato sa kanilang mga anak, pwede po kayo niyan ireklamo. Qualified trespass to dwelling without the use of violence and intimidation. Kapag ikaw po ay pumasok sa bahay ng isang tao nang wala kang kahit na anong paalam, and that is qualified trespass to dwelling. Other forms of trespass under Article 281. Like threats, Article 283, tinakot mo yung isang tao, napapatayin mo or whatsoever na anong gagawin mo sa kanya. Other like threats to Article 285, grave coercion and light coercion, Article 286 and Article 287. Ito yung sapilitan na papagawa ng isang bagay sa isang tao. Pinilit mo yung isang tao na lumayas sa kanilang bahay. O kaya naman, pinipilit mo siya na gumawa ng isang bagay na ayaw niya, that is coercion. Other similar coercions, compulsory purchase of merchandise and payment of wages by means of tokens, Article 288. Ito yung pagpapabili mo ng mga bagay-bagay. Alimbawa, may produkto ka, pinipilit mo yung isang tao na bumili. Compulsory purchase ng merchandise. At yung kanilang sahod, hindi mo binibigay by means of cash, pero by means of tokens. Ito na lang sa'yo. Ito na lang ang sahod ko sa'yo. Mga gulay na lang, hindi na pera. And that is another similar coercions. Permission, maintenance, and prohibition of combination of capital or labor through violence or threats, Article 289. Discovering secrets through seizure and correspondence, Article 290. Ito yung binuking mo yung sekreto ng isang tao sa pamamagitan ng pagbukas ng sulat na hindi naman sa'yo, o kaya pagbasa mo ng mga documents na hindi naman sa'yo. Pagbukas mo ng mga FB or Messenger na hindi naman sa'yo. And that is discovering secrets through seizure and correspondence, Article 290. Revealing secret with abuse of authority, Article 291. Halimbawa, yung isang tao nag-confide sa'yo ng problema, then sinabi mo naman sa iba ng problema niya,
without the consent of that person. That is Article 291. Theft. If the value of the property stolen does not exceed 50 pesos. Article 309. Ito yung pagnanakaw, pangungupit. Kung ang value ng property na ninakaw ay hindi naman siya tataas ng 50 pesos, sa barangay po yan. Qualified debt, if the amount does not exceed 500 pesos, Article 309. Ito yung mga pagnanakaw ng mga katulong. Because of trust, andyan sila sa bahay natin, pero ninanakawan tayo. So that is qualified debt. Kung yung amount naman ay hindi sa tataas ng 500 pesos, that is sa barangay pa rin po yan. Occupational of real property or usurpation of real rights in property, Article 312. Ito yung pag-aari ng iba na gusto mong kunin o ginagamit mo ng walang paalam. That is occupational of real property. Altering boundaries or landmarks, Article 313. Yung muhon, dahil gusto mo na lumaki yung lupa mo, binago mo yung posisyon, nilagay mo sa ibang lalagyan, hindi naman tama doon sa sukat ng lupa. Altering boundaries or landmarks, and that is violation against the law. Swindling or estafa. If the amount does not exceed 200 pesos, that is Article 315. Other forms of swindling, Article 316. Swindling a minor, Article 317. And other deceits, Article 318. Removal, sale, or fleets of mortgage property. Pinagbili mo yung mga bagay na isinanda sa'yo nang walang consent sa may-ari. Halimbawa, nagsanda sa'yo ng motorcycle, tapos inalis mo yung tambutso, pinalitan mo ng iba, o kaya ibinenda mo naman yung parts ng motorcycle niya nang walang consent ang may-ari. That is violation under Article 319. Special cases of malicious mischief. If the value of the David's property does not exceed 1,000 pesos. Article 328. Other mischief, if the value of the David's property does not exceed 1,000 pesos, or that is under Article 329. And simple seduction, Article 338. Acts of lasciviousness with the consent of the offended party. Ito yung paghipo sa iba't ibang party ng katawan ng biktima, pero may consent naman galing doon sa biktima. And that is Article 339. Threatening to publish the offer to prevent such publication for compensation, especially yung mga media, yung press, pwede nitong makasuhan. Prohibiting publication of acts referred to in the course of official proceedings, Article 357. Incriminating innocent persons, Article 363, ipinahiya mo yung isang tao na inosente. Intriguing against honor, Article 364. Showing checks without sufficient funds, ito yung estafa. Talbog yung cheque, nag-issue ka ng cheque, pero hindi naman siya pwedeng i-withdraw kasi wala namang pundo yung cheque. That is BP 22. Kaso po yun. And mataas po ang penalty niyan sa bangko. Fencing of stolen properties if the property involved is not more than 50 pesos. Ito yung pagbebenta ng mga bagay na ninakaw. Ito yung nagnakaw ng bike, ibinenta sa'yo. Papasok po yan sa fencing. Anti-fencing law. And kapag binintahan ka ng isang bagay na nakaw at kinuha mo naman yung ninakaw, yung pera na binili mo dyan, hindi mo na siya pwedeng, hindi na makakabalik sa'yo. Unless otherwise, palitan nung nagnanakaw. Pero kukunin sa'yo yung property sa ayaw at sa gusto mo. Kaya mag-ingat sa mga pagbili ng mga nakaw na bagay. Makakasuhan ka ng PD 612.
Okay, the binyo. Ano yung mga binyo na kinoconsider natin when it comes to katanungan pang barangay? Dispute between person actual residing in the same barangay. Yung dalawang mga panig ay nakatira sa parehong barangay. Those involving actual residents of different barangay within the same municipality or city. Hindi siya nakatira sa isang barangay, doon siya sa kabilang barangay, pero the same ang city at yung municipality nila, pwede po yan sa katarungan pang barangay. Our channel, PNP Project Eskwela, Teacher Ko Police Program. We will be discussing the dispute resolution and crisis management. Di katarungang pambarangay.